Ngayon ay nasa expressway na kami papunta ng Lokban, Quezon. So may meeting place muna kami para magkita-kita kami mga magkakaibigan. At doon is mayroon kami isa set up. So guys, eto na nga kami. Meron mga nauna. And hindi nila alam na sinet up namin sila dahil sa kanilang mga damit. So ngayon guys, eto ano pa nag-iisipan namin kung saan kami unang pupunta kasi anong oras kami umalis ng Caloocan. So ngayon, lakad na kami. So nakompleto na kami. So tatakbo na uli kami. Pupunta na talaga kami ng Quezon. So kailangan namin makarating doon ng mga umagang-umaga para maka-attend pa kami ng simba. So ngayon ay tinatahak na namin ang expressway. So yan, sa haba ng biyahe namin, namalas kami ng Caloocan ng alas 2. So ngayon ay nandito na kami ngayon sa bulubundukin ng Quezon. So nasa bundok po kami ng Quezon ngayon. So umaga na, dito na kami mabuti ng umaga. So gusto namin bumaba para magpa-picture sa gitna ng bundok. Pero hindi po kami makahinto dahil marami ng mga sasakyan na kasunod namin. So medyo nahihiya pa rin ang mga guys. So yun, tuloy-tuloy lang po ang takbo. At natatanda kita natin ang mga bulubundukin talaga ng Quezon. So yan, parte pa rin po siya ng Quezon. So ang tatahakin po natin ay ang Lokban. So ayan guys, medyo nalalapit na tayo kasi mag-aalas 6 na yung time na yan. So umagang-umaga na talaga yan ang bundok. Bundok kitang-kit na ang kabundukan, no, diba? Tapos ayan na nga, so kami naman ay nakasakay lang kaya naman sitting pretty lang kami at hindi namin alam kung nasaan lugar na kami. O ayan guys, dito na pala tayo. Malapit na tayo sa kamay ni Jesus sa Lokban, Quezon. Ito na ang pinaka kamay ni Jesus sa lugar na kung saan ang Lokban. So ayan guys, malapit na talaga kami. So nagre-radio, ayan na po ang Lokban, Quezon. So nagre-radio na po ang isa't isa para kasi umaga-umaga, so nagugutom na, medyo may gusto na magkape muna. At bago kami pumasok sa Camines, pero doon na lang daw sa loob at meron naman daw kapihan doon. So yun, tuloy-tuloy na rin kaming pumasok. So eto na kami guys, papasok na kami ng kamay ni Jesus. So yan, sunod-sunod lang lamang po kami. Dahil yung parking namin ay magkakatabi lamang. So yan, sunod-sunod lang po kami niyan. At kami ngayon ay we are entering Kamay ni Jesus proper. So ayun guys, magpa-parking na muna kami. Hintayin natin kung saan tayo magpa-parking. So, ito na po ang kamay ni Jesus. So, first time ko po dito. So, makikita mo, ano nga bang meron sa kamay ni Jesus? So, since umaga pa lang po, wala pa, sarado pa ang misa, hindi pa pwedeng mag-misa, hindi pa rin pwedeng akyaten yung kamay ni Jesus. So, yung lugar na kung saan umakyat yung mga tao. So, dito muna po tayo sa Noah's Ark. So, ayan, pasyalan muna natin ang Noah's Ark. So, papasok muna tayo dyan para malaman natin kung ano-ano ang mga nandito sa loob ng Noah's Ark. So, makikialam naman natin kung ano yung Noah's Ark, diba? So, iyan, tinapagpasok pa lang, meron daw, ano dyan, yung koi, yung isda na pinapakain nila. So, maganda ring lugar, maganda ring pasyalan. So, yan, umaga-umaga. So, open lang po ito in public. Pwede na po rito pumunta kasi hindi pa naman open ang mass. So, wala pa. Hintayin pa namin mag-mass. Tsaka, hindi pa rin kami pwede pumunta dun sa taas ng kamay ni Jesus. Kasi, akitin pa rin po yun. So, ayan, guys. Ito na. Makikita mo dito sa lugar na ito yung mga hayop na siguro ito yung sumisimbolo nga nung sa Noah's Ark kung ano yung mga isinampan niya sa barko, di ba? So yan, ito ang daang luwang, ang lawak-lawak ng kapaligiran kung saan na doon ang mga nakapwesto ang mga different kinds of animals na yun ang mga siguro
Sinakay nga sa Noah's Ark, o, diba? So, yan guys, syempre naman kami, pa-picture muna kami dito para meron na naman kami mga souvenir. So, yan guys, kaming lahat, halos lahat ay pumasok dito sa Noah's Ark para malaman kung ano-ano ang laman na ito. Pero hindi kami nakapasok sa loob, so sarado naman siya. So, picture taking lang po kami habang iniikot o binabaybay namin ang malawak na lupain ng Noah's Ark na ito. So, ayan guys, hindi kami syempre napapagod sa kaiikot kasi katatapos lang din namin ditong kumain. So, nagpapatagtag lang din kami ng pagkain namin. Tapos, maya-maya ay papasok na rin kami ng church kasi magsisimula na ang misa. So, first time po namin nakarating dito sa lugar ng kamay ni Jesus. Ako lang pala, pero yung iba nakarating na. So, ayan guys, ito na yung Noah's Ark. Sabi nila, meron daw parang hotel daw yan sa loob. Ewan ko lang din kung totoo kasi hindi naman nga kami nakapasok. So, makikita nyo, mapapansin nyo talaga ang nagkalat ng mga hayop. So, ganun nila pinakita or ginawa ng mga Noah's Ark. Diba? Ganun nila pinaganda. Dahil nga, kunwari, ito yung barko ni Noah noong panahon na yon. So, andyan na lahat. So, ipinasok niya lahat dito. Siguro sumadsad ang barko ni Noah. So, yan guys, napakaganda. So, ayan, kami na-amaze naman din kaming lahat. So, nakita namin na masarap pa siya lang. So, ito na nga guys. Ayan, kung makikita ninyo, pare-pareho sila ng mga damit. Kasi, prinank namin talaga sila na hindi nila yan alam. Nagulat na lang sila na magkakapareho pala sila ng damit. Pero, syempre, may kakontyabahan ng kanilang mga asa-asawa. So, yun guys. Akala naman namin ayaw nilang isuot. Pero, nag-enjoy din naman sila sa mga damit nila. So, ayan. Ganyan kahaba talaga o ganyan kalawak ang Noah's Ark. Kung makikita mo, mapapansin nyo, meron pa ngang nag-aani pa sila ng talong dyan. So, pinagbibili din daw nila yung talong. So, ayan. Diyos ko po. Ang dami. Diyos ko po, Rudy. Ang haba talaga ng aakyatin. So, ayan guys. Lumabas na kami. Tapos na rin kami magpa-picture doon sa loob. So, ito na. Gusto na namin pumasok doon. Ayan yung kamay ni Jesus. Aakyatin mo daw pala yan. Maraming steps bago ka makarating doon sa taas. Kaso lang, umaga pa kasi. So, hindi pa kami pwedeng pumasok sa loob. So, yun. Picture taking lang muna and then maya-maya na daw kami papasok siguro pagkatapos na ng misa. So yun, nagmas muna kami and then after ng mas eto na inopen na nila ang kamay ni Jesus. So ano bang meron sa kamay ni Jesus? So eto yung entrance. So makikita mo dyan yung parang mga meron silang mga Station of the Cross and lahat halos nga ng mga tao ay umaakit doon. Ewan ko kung gaano ito kasolem, kasi parang pakiramdam ko hindi na siya solemn dahil imbis na nagdadasal ka or nag-Station of the Cross ka, hindi mo na rin magagawa kasi ang bilis ng lakaran dahil ang dami-dami naman talagang umakit doon. Tapos siguro kanya-kanyang dasal na lang and then ayan, nag-Station of the Cross yan, umakit po yung lahat ng yan. So ang dami-dami talaga pila. At saka ang hirap akyatin dahil nga matarik, mataas yung mga steps. So ikaw na lang din ang bahalang dumiskarte kung paano ka magdadasal at kung nakikita mo nga rin talaga kung asan yung mga istasyon ng cruise. So ayan guys, ganyan ang makikita mo sa kung ikaw ay umaakyat sa kamay ni Jesus. So ayan yung mga siguro Last Supper o diba? Parang Last Supper nila yan. So, yung mga tao, parang ganyan, maglalakad na lang. Tapos, ikot lang, lakad lang sila ng lakad. Lakad lang kami ng lakad. Tapos, syempre, hindi mo na maiiwasan yung maingay, tawanan. So, parang hindi na nagiging solemn. So, parang ang nangyayari ay nagiging picture taking na lang talaga. So, yan ang makikita nyo, yung mga malalaking rebulto na inilagay nila. So, maganda rin namang kahit nakakapagod. Kahit pagod lang ang paglalakad. So, kailangan lang nating sumunod sa yapak nila, sa mga ginagawa nila para makarating ka. Sabi nga, yun nga ang pinunta mo doon, yung umakit sa itaas. Kung ano ang nasa ituktok na ito. So, yun guys, napakadami talaga. Yan, ang dami-dami nilang mga
itinayo yung mga rebulto, ayan, yung crucifixion, di ba? Ang dami-dami. Oh, kita mo, ganda-ganda nga tignan. Pero tingnan mo, ang dami-dami rin tao na umakyat. Sa totoo lang, nakakapagod, nakakahingal. Pero siguro na pag-akit mo dun sa taas, dun mo mararamdaman na kung magdadasal ka ng taimtim, siguro ay makukuha mo din or maaabot mo rin ang iyong hinihiling. So ayan guys, paakit na kami, medyo hingal na ako dyan, buti na lang may tubig. So ayan, ang dami-daming steps talaga na nakakahingal. Kung kailan malapit ka na, dun mo mararamdaman na ay nako, nakakapagod na talaga. So ayan, ito lang naman, imahin na ito ang pupuntahan natin, yung ituktok na yan. So pahinga muna tayo guys. So ayan, lalakad-lakad na tayo ng paunti-unti pagkatapos natin magpahinga, dahil talaga namang naubusan tayo ng oxygen. So ayan na guys, tara na, puntahan na, lumapit na tayo doon kasi marami ng mga tao ang nakapunta doon sa ituktok. At dito nga sila nagdadasal, yung mga prayers nila, sinasambit nila. So ito lang siguro yung nagiging solemn na, kasi talaga namang bawat, halos lahat ng tao ay nagdadasal sa pag-akyat nila dito sa rebulto na ito na kamay ni Jesus. So ayan guys, makikita nyo naman, lahat talaga ito ang pinupuntirya. So yung mga istasyon ng krus ay binabaliwala na lang halos. So dito na lang talaga sila nagpupunta. So ayan guys, tayo rin naman ay magdasal para makamit natin ang ating hinihiling sa ating Panginoon. So yan po, nakatapos na rin kami at yan, pauwi na, pababa na kami. So kung ano, gaano kahirap umakyat. So medyo mahirap din bumaba, pero mas mabilis-bilis naman ang bumaba. So yan, halos marami na rin mga bumababa dahil tapos na sila dun sa itaas. So yan, natapos na rin ang aming pagsasakripisyo sa pag-akyat sa kamay ni Jesus. So ano bang naramdaman ko? Syempre nagdasal naman ako kahit papaano. And then yung feelings, ewan ko lang, medyo siguro napagod lang din ako. Pero ulit pa, syempre siguro naman kung babalik ako dito, ulit pa rin ako kung kaya ng aking power pa. Kasi syempre ngayon, mas matanda na ako siguro pag bumalik ako dito. So yun guys, lakad lang pababa, hinay-hinay pa rin kasi baka mag-slide tayo pababa, mas mahirap yun, madulas. So yan, ang dami pa rin naman na umuwi na, natutuwa na rin sila dahil syempre pauwi na, natapos na ang kanilang pananampalataya or panata sa pag-akyat ng kamay ni Jesus. So ito yung pinaka-church nila. And ayan, palabas na po kami. So hinihintay namin yung mga iba pang padating. So dito muna kami sa, dito diyan lalabas sa Garden of Eden. Ayan guys, unti-unti na sila nagsisidatingan at pakukompleto na kami. So natapos na rin namin ang stay namin sa kamay ni Jesus. So yan guys, nag-enjoy naman po kami at syempre nakapagdasal sa kamay ni Jesus. So sa pagbabalik, sa muling pagbabalik po namin sa kamay ni Jesus, siguro ay mas madamdami na ang mga dasal na aking gagawin. So yan guys, see you on my next video. Thank you for watching.